Kamusta mga tol? Nagkakamahasel na daw si Topalitz Holmgren ha? Nag-block party pa sa Summer League and humilata na nga lang pagkatapos ay tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Ang sabi ng chismosa kong kapitbahay ha, tumaba na raw to mga tol eh. From 195 pounds ngayon daw 208 pounds na bo. Effective yung papapurgang binigay ko ha. Ilang bulat ilang mabaston? Ayan, kita nyo muscle ngayon no? Tsaka meron na rin balbas no? Pantagtag ng angas yan eh. Unang kapansin-pansin sa laro niya sa Summer League ha. Talaga shot blocker tong batang to mga tol. Eh tinan nyo nga oh, dalawang kamay pa nga, walang nangyari, baon sa pansitan. 5 blocks siya laban sa Pacers. Maganda talaga magpatrol sa ilalim eh no. Hindi pwede mang ganyang weak na layup, butataka ka dyan boy. 4 blocks naman siya laban sa Jazz ha. Maganda kasi talaga siyang weak side health defender. Tingnan niyo mga tol, tingnan niyo yung talon niya oh. Straight up, nakataas pa yung dalawang kamay ng diretsong-diretso. Yan yung sinasabi ko mga tol no. Kapag ganyan ang depensa mo at nakita na referee ganyan yung ginawa mo, bihira ka talaga tatawagan ng foul kapag ganyan. Kaya kita niyo, tingnan niyo oh. Merong contact, di ba? Pero hindi tumawag yung referee. Honest defense na kasi yun eh. O ito pa isa, galing self-defense. Tingnan nyo yung talon niya at kamay niya. Ganun na naman, di ba? Very good ko dyan, tol, oh. Bibigyan ka talang star mamaya sa kamay. Yung butataka na naman. Pakita mo mamaya sa Paris yung star, ha? Mamay star ka. Tapos mga tol, itong huling laban nila laban sa Pacers na naman, no? 5 blocks na naman. Eh, yung isa tingnan nyo, sa fast break pa yan, ha? Kapit sa board. Nice block, tol. Yung basics kasi niya sa depensa, talagang solid na solid mga tol. Tingnan niyo yan, ayan oh. Dumalay pa kaliwa, tinaas ang kamay sa kanan, pumihit, tinaas ang kamay sa kaliwa. Kaya pag talon niya, andun kagad yung kaliwang kamay niya. Ayan, butataka na nga eh. Sana all, ganyan magtaas ng kamay. Kung ako mga tol, kung ako tatanungin ha, kung ako yung OKC, gagawin ko tong 4 sa depensa, para ganyan no. Pwede siyang palaging ganyan, siya yung help defense palagi. Maganda yung bilis niya eh no. Ayan, help defense na naman yan, baon sa pansitan. Tingnan natin replay mga tol, ang ganda eh oh. Galing pa sa likod yung pagkakabutan ni Topalitz, nice block tol. Actually kahit sa perimeter yung nakita ko ha, nagagamit talaga niya yung haba niya eh no. Ayan, kita niyo oh, ang haba talaga eh no. Ayan, nabutatapangan ni Topalitz eh oh. Malas lang nakuha ng kalaban, easy 2 points tuloy yan. So bakit 4 mga tol, bakit hindi sentro? Kadalasan kasi sa NBA ganito ang ginagawa. Ang sentro, sila yung nasa pick and roll. Ayaw ko yung ganyan, siya yung nasa pick and roll defense. Mas gusto ko yung ganito, siya yung nagpapatrolya sa ilalim na ganyan. Kasi kaya rin naman niya mag-close sa labas, kung ipasa sa tao niya na ganyan. Tingnan niyo, ayan oh, tungkab na nga. Kasi sa tingin ko mga tol ha, napakagaling talaga niya sa ganito. Ang bilis niya tumulong eh. Tapos shot blocker pa talaga siya. So medyo nakaka-intimidate yun para sa kalaban ha. O yan pa isa, tumulong na naman siya sa ilalim. Tapos ipinasa sa tao niya, nag-close out siya. Slightly late yung close out niya no. Pero kung i-consider natin na 7 footer kasi itong bata to, bihira yung mga 7 footer na ganyan mag-close out sa NBA. So I think sa ngayon mga tol ha, ito talaga yung greatest asset, ito si Panitong Chet. Sa help defense talaga, pareho lang silang dalawa ni Benbayayaman no. Magkasinggaling silang dalawa sa ganito sa help defense. Tapos sa pick and roll defense naman, drop defense din palagi yung ginagawa niya eh. Well, ganyan naman karamihan ng sentro sa NBA, so average lang yan para sa akin eh. Kung naka-drop defense siya tapos isinilaksak, shot blocker yan. Maganda pang vertical na talon, dalawang kamay pa ginagamit, makakakontest talaga na maganda yan na ganyan. Kaya tinan niyo, oh, drop defense siya, di ba? Natakot, hindi tinira eh, no? Kinikot na lang daw, 4-3, tungkap naman. Na-rebound niya, at ayan na naman, gusto na naman niya mag-dribble, puti na matapon ng sabaw. So kung ano yung reklamo natin kay Benbayayaman na ganito, yung parang gusto niya maging point guard, ganito rin mismo yung reklamo kay Topalitz Chet. Uy, numerso, nice yun ah, natapikan nga lang, sayang. Eh kasi mga tol, talagang parehong-pareho silang dalawa ni Benbayayaman sa ganito eh. Dito sa Summer League mga tol, no, pagka-rebound gusto nila, sila yung magbababa. Ayan, pa-dribble-dribble, binuwaya na nga, nag-Chinese garter pa, yun, kinapos tuloy yung layup. Again mga tol ha, Summer League lang ito, kaya siguro pinapayagan silang dalawa na ganito eh. Pero kung sa regular season, hindi ko nakikita papayagan siya na ganitong estilo. Siguro mga tol, yung ganito, parang siguro okay lang to eh. Yung isa, dalawang dribble, pagkatapos ipasa na niya. Ayan, pwede pa siguro yan. Naku, walang yung pasa naman yan, tol. Yan ganyan, kasi parang ganyan din yung ginagawa ni Joker, di ba? Ilang dribble na sa fast break, pasa na kagad niya. Pwede naman yan para ma-start lang yung fast break. Kaso lang talaga, ayan nga, tinan nyo, fast break na nga. Eh. Tinan nyo mabuti, muntik pa mabitawan yung bola. But na lang, naipasa naman niya. Libre tuloy yan, dak-dak! Ito pa isa, fast break na naman. Siya na naman na nagbaba, di ba? Ayan, muntik na naman matapikan eh, oh. Ginamper naman niya, pumasok na ba niyan? Huwag lang yung ganito, yung sobra-sobra na parang feeling point guard ang walang hiya eh, no? Ayan, natapikan na nga eh, tapo ng sabaw. Pasikat kasi masyado eh. Fourth turnover si Topalitz Chet laban sa Pacers ha. Hulaan nyo kung saan galing. Diyan galing lahat yung apat na turnover eh. Sa ganyan na feeling guardia, tapo na naman ang sabaw. Kagaya na sinabi ko kung yung mayayaman no. Eto, marunong din naman talaga mag-dribble. Pero kasi kung NBA na dribble na pag-uusapan natin, malayong malayo talaga to sa mga guardia sa NBA eh. So imbis na mag-dribble siya ng ganyan, eh pa nga, nabitawan na naman niya. Turnover pa nga dapat yan eh oh. Bawas-bawasan dapat niya yung ganyan. Hindi naman efficient siya dyan eh.
Hoy paisa, dribble na naman siya. Feeling guardian naman ang walang yae, no? Natapik na naman tuloy. Siya pa rin daw, dribble na naman. Napitawan na naman. Double dribble na dapat 'yan eh. Tinira pa rin, nabutatapa nga. Hindi pa talaga pwede, mga tol. Okay, ba? Sa tingin niyo, para sa akin hindi talaga pwede. Unay pilit kapag ganoon. Oh, ito pa isa. Meron namang galaw talaga yung bata, mga tol, eh. Kung galaw yung pag-uusapan, ha. Pero yung tinawagan na nga ng traveling siya dito. Siguro, mga tol, baka iniisip na okay si dito. Ay, pwede siguro to maging si Yanis at Kumpo, no? Dahil marunong mag-dribble to, eh. Para sa akin, merong chance, pero tingin ko, maliit lang talaga, eh. Tingin ko para sa akin, ha, sobrang layo pa niyan. Kung i-develop nila ito ng ganun, baka matagalan yun eh. Depende syempre sa OKC yan. Kung development mode sila ngayon, sige, pwede syempre. Payagan yung magaganyan si Palitong Chet para ma-develop, diba? Pero ha, kung win now mode sila ngayon, I don't think makakatulong sa kanila tong ganitong diskarte nito palit si Chet. Ang hula ko dyan, ha, malamang mas maraming pangit na mangyayari kakadribble niya ng ganyan kesa maganda mangyayari. Para sa akin, una muna ipilit siguro konting dribble-dribble, okay na siguro yung konti lang eh. Kesa yung ganyan, kasi nga, ganyan pa talaga siya sa ngayon. Hindi pa talaga pwedeng ipilit eh. Hindi pa to guard o small forward na level ng dribbling eh. Tapos ito, mga tol, mahilig siya sa ganito eh, no? Yung pepeke sa 3 points tapos bigla sasalaksak. Ayun, nakaloy ako rin sa wakas. Ayun, humilata na lang, Troy. Napagod na ata kakadribble. Dribble ka kasi ng dribble. Yan tuloy. Ilang beses ko nakakit ang ginawa niya yung move na yun, mga tol, ha? Yung pepeke, kumakagat naman yung bantay eh. Merong ilang 3 points din siya tinira dito sa Summer League, no? Pero hindi naman pumapasok yun. Tungkab na nga eh, oh. Sa free throws, okay naman, mga tol. Sa siyam na free throw nakita ko, ha? Pito doon pumasok, maganda pa yung pagkakashoot shot talaga eh. So mukhang wala naman itong problema sa free throw. Baka mag-average ito sa tingin ko, ha? 70-85% na free throw sa NBA. Ang isang malaking pagkakaiba talaga nito kay Wenbayayaman sa mga seal na ganito, mas magaling talaga mag-seal si Wenbayayaman kaysa sa kanya. Ayan, naagaw na nga eh, oh. Eto kasi, kahit guardia yung sinisil niya, natatalo siya sa pwestuhan, parang si Panungkit eh. Eh well, hindi naman talaga malakas ang katawan ng batang to. Katunayan niya sa mga backshot, diba? Para rin talaga siyang si Panungkit. Natutulak talaga siya palagi sa mga backshot eh. And I think, wala pa talagang solusyon dito sa ngayon, ha? Mas mahina pa kasi talaga yung katawan niya kaysa sa ibang NBA players. Ang tanong eh, bumabackshot ba naman kahit hindi kaya? Oo naman, bumabackshot naman. Alam naman talaga niya yung basics eh. Eh, tingnan niyo, oh. Okay naman, diba? Bumabackshot naman eh. Talaga lang matatalo siya sa tulakan kasi nga manipis pa siya ngayon eh, given na yon. Tapos yung strength niya sa opensa, ha, dito talaga mga tol sa tingin ko eh, sa mga pick and roll and ganyan, no, alley-oop, tak-tak. Magaling siya sa mga pick and roll, ha. I think eto dito mga tol, pwedeng-pwede talaga siyang gamitin ng OKC sa mga ganito mga pick and roll. Ayan, foul pa nga eh, oh. Kasi kung i-consider natin yung bilis niya, ha, useful talaga siya dito, maganda talaga siya mag-roll eh. O yan pa, tingnan nyo, oh. Parang ang dali-dali lang, di ba? Hindi yun dahil nagkakamali lang yung depensa, ha? Kasi yung ganitong screen, na matigas yung screen niya, tapos mag-roll siya, tapos paaliyo pa yung style niya, skill talaga yan, mga tol. Galing niya talaga yan. O, ito nga, tingnan nyo, ang ganda, oh. Imbis na mag-screen siya, ang ginawa niya, bigla siya nag-slip screen. Tingnan nyo yung depensa, naiwan na pareho sa ibabaw. Libre tuloy siya, tak-tak! Eto pa isa, nag-slip screen na naman siya, oh. Pero natapik ang pass, eh. Pero sabi niya, tol, palaw mo, dito ako, palaw mo, aliyop, yun, napol nga lang. At meron pang isang pick and roll na ganyan, tingnan nyo, napasahan siya sa loob, diba? Ang late ng bantay niya, yung guardia lang eh, pero nabutataka pa siya eh, putataka dyan boy. So yun mga tol, no, sa mga nakita ko, ha, etong si Topalit Chet, halos walang improvement. Kaparehas lang to nung nakita ko last year eh, pero talagang hindi to masyado mag-improve kasi nga, isang taon siyang injured, so halos hindi siya nakakapaglaro rin noon. Nagka-muscle daw to ng konti, pero halos hindi halata eh, no, parang pareho lang naman ang katawan eh. Defensively, solid na solid talaga to sa health defense, yung bigla susulpot para pumutata, pag ganon, ang lakas talaga nito dumipense eh. Pero kapag tinapat mo to sa mga sentro na bruiser, talaga mahihirapan pa rin to. Kaya sabi ko kanina, diba, na sa 4 na lang siya muna palaruin na OKC kaysa sa 5. Kahit sa perimeter defense, tingin ko pwede-pwede pa rin talaga to eh. Tapos sa opensa mga tol, syempre magpapasikat to. Gusto mag-dribble na mag-dribble, lalal na pagka-rebound, diba? Mag-dribble ng dribble eh. Ayun, puro dun tuloy lang galing yung mga turnovers niya. Tapos sa 3 points mga tol, wala akong masyadong nakita pumasok kahit isa eh. Tapos sa mga salaksak niya, parang palagi, mabibitawan niya palagi yung bola. Dalawang beses, hindi siya tinawagan ng double dribble, nabitawan niya eh, no? Pero magaling talaga siya sa pick and roll. Okay na okay talaga yung mga screen niya, tsaka mga roll niya. At threat talaga siya sa mga alley-oop, ha? So bahala na siguro yung OKC kung ano yung gusto nilang gawin sa batang ito, eh, no? Huwag lang sana ma-injured, nakakaawa naman. Parang mabigyan naman pagkakataon para ma-develop itong batang to. O yun, ipanghimagas, dalawa pa yan, ha? Pag kayo hindi nag-like, eh, nakaw!